Hello, ito po yung aming bakuran. Ayan po yung aking asawa, sisibak ng kahoy. Ito yung bakuran namin dito. Ayan po. Dito po kami kumukuha ng mga kahoy. Ayan po. Ayan. Ayan po yung aming mga kalakal. Diyan po kami kumukuha on yung pambili ng bigas. Kasi nangangalakal kami mag-asawa. Hindi namin ikinahihiya yun. Kasi yun naman talaga ang totoo. Magpakatotoo ka lang. Akala nila donya na raw kami dito. Ito po yung totoong buhay. Ito po. Wala po akong sinabing kami po ay mayaman. Kami po ay nakakain ng tatlong bisis sa maghapon. Ito po. Ano ko ng kahoy. Maghahakot. Dito po kayo. Kasama ko po kayo. Ito po yung puno ng akasya. Sabi nila may nakatira daw po dyan. Ay, sampalok pala. Ito po pala yung akasya. Sorry po. Ayun po yung akasya. Ayan po. Ayan po. Katabi po namin yan. Tsaka ito pong sampalok, tabi-tabi po. Kasi baka kayo'y biglang magpapakita. Eh, okay lang din naman. Magiging artista po kayo. Ayan. Sorry. Joke lang po. Baka kami mapatulan. Ito po. Tutulungan ko lang po yung asawa ko kasi akutin ko po yung panggatong. Kaya, dyan ka lang. Dyan lang po kayo. Huwag mo kaming iwan. Ayan. Buhay na hindi namin kailanman ikinahihiya. Ayan po. Ayan po pala yung mga manok niya. Alaga, ayan po. Nakikita niyo po ba? Ayan. Ayan po. Marami-rami po yan. Ayan po. Ayan pa po sa taas po. Hindi yan nagsasabong po. Bawal po eh. Ano lang po yan. Nalagaan lang po niya. Paramihin daw po niya. Ayan po. Ayan. Ayan. Ayan po. Ay. Kamusta po? Kanoli. Kamusta po kayong lahat? Mahal kong mga tao sa mundo. Ito po yung ano namin dito sa ano sa bahay namin. Para makatipid po sa gas tube. Nagagamit po kami ng kahoy sa kalan. Kalang kahoy po. Kamusta po sa mga kamag-anak ko sa Marinduque? Lalo na po sa baryo ng Malibago. Ako nga po pala si Noli na apelido ko po yung Mabunga. Ang asawa ko po ay si Elena Mabunga. Hindi ka po pwedeng kasi sa tricycle kailangan mo talaga magbuhat dahil may pasahirong lalo na sa palengke ano kailangan mo talaga oh hindi ka pwedeng tumanggi grocery yan mabibigan kaya hindi naman papayag na pabuhat sa iba yun. Hindi muna. Tiis muna kami. Tiyaga muna kami. Sa tulong ng mga anak. Kasi yung mga anak ko, dalawa. Yung dalawa, yun yung may trabaho.
yun yung sumuporta sa amin ngayon. Kaso naawa na kami kasi maliit lang naman po ang sinasahod nila gawa ng, diba pag sa Pilipinas kahit tapos ka minimum, so at least okay na rin yun kasi nakakaraos kami sa araw-araw. Pero siyempre tayong mga magulang, di tayo sanay na yung bang wala tayong gagawin, lalo na dating sa mga anak. Eh, yung mga anak ko naman, siguro naman sa awa ng Diyos, paggalang at mamahal sa amin. Kasi napatunayan namin yun, kami dalawa ay naupitan. Salamat talaga sa Diyos. Thank you.